Hello guys, dito na tayo sa Head Burner ngayon. Magbibigay lang ako ng konting tips para sa may mga gas rinse. Kung ganito na guys yung itsura ng cup sa Head Burners nyo, palitanan nyo guys kasi ito, tingnan nyo, may butas na. So kung may butas na, delikado na yan, lalabas na yung apoy dyan. Tapos yung pag-up nyo, kung minsan, parang nagbabackfire na yung apoy, parang gumagano'n chug. So delikado na yan guys. Tapos ito yung mga gilid-gilid, may kalawang na rin yun, tingnan nyo guys. So ang tendency naman yan, magkakaroon ng ano, agiw yung apoy, yung ano niya, maagiw. So dudumi yung kaldero mo, magkakaroon ng agiw yung kaldero mo. So palitan na yan guys. Tapos ito naman guys, dapat linisan nyo to weekly pag ganito na, dami ng kalawang kasi nagkukus din yan ng ano, yung hindi nagkakaroon ng apoy. Kasi ito yung kalawang na to, nahuhulog dyan sa butas na yan. So kung araw-araw yan nagkakaroon ng kalawang, nahuhulog dyan, so aabot yung panahon na napupuno yan dyan. So wala na talagang apoy lalabas kahit anong gawin nyo. So dapat linisan nyo to guys. Kung wala naman talaga kayong pambili, every weekly pwede nyo to ano, sabunan. Tapos tatanggalin to ng mga ano, kalawang, para maganda yung ano, labas ng apoy. Blue flame siya. Pero pag mga ganito na, may mga kungkuha na sa ano, minsan blue, tapos parang naghalo, may blue, tapos pula, ganun. So dapat ito talaga, replace na lang kung mayroong ano, mas malapit na service center. Madali naman. Yung ganito guys, oh, tingnan mo, sobrang kuwan ng kalawang. So mapula na yan, mapula, maagyo. Ito guys, may butas, delikado na yan, magbabackfire na yan eh. Pag sindi mo niyan, pag off, parang nagbabackfire. So delikado yan guys, lalo na pag may mga ano, bata. So replace lang, magkano lang naman to, mura lang to eh. So sana may nakuha kayo ng kunting kaalaman. Salamat sa panonood guys. Thank you.